Just gonna shake your arm nice and loose. All done. Okay. Tribo, kamusta po kayo? For this vlog, we just wanna share po kasi we're on our way para po dun sa aming schedule for COVID vaccine. So, gusto ko lang din po i-share sa inyo yung personal experience ko, kung ano po yung mga mararanasan ko or mga side effects ng COVID vaccine. So, here in Canada po, gusto ko rin i-share na kung paano nila pina-facilitate yung vaccine dito. So, nakapagpabook po kami sa may Telus Convention Center kasi po dito may mga designated na lugar silang ginawa para po kung saan nila pwedeng i-facilitate yung COVID vaccine. Tapos, halos lahat din po ng pharmacy yon, meron din po silang mga kinikater din po nila yung COVID vaccine kung sino yung mga gusto. Pwede ka rin magpabook doon or kung saan yung mga ibang designated centers na ginawa nilang COVID vaccine center din yung bukod sa mga pharmacy para lahat maraming makapagpa-vaccine. So yun nga, dito sa Canada kasi meron silang mga phases, yung mga eligible na individual kung sino muna yung mga priority. Bali, inuna nila yung mga senior citizen, tapos tsaka yung mga 50 plus na aboriginal people, and then after that nilabas din nila na pwede na rin yung may mga special case sa health nila or yung mga immunocompromised na mga tao, yun nga, which is included nga ako doon, tsaka yung mga frontliners o yung mga nasa medical field. And then, mas pinalawak na naman nila yung mga eligible for COVID vaccine. Ngayon, nasa 40 plus na kahit regular individual ka, wala kang sakit or hindi ka frontliner, pwede na rin. So, hopefully, mas ipapalawakin pa nila yung mga taong pwedeng magpa-vaccine. Kaya, ayun, we're on our way there. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung paano yung proseso nila doon. Kasi anong balita ko, it's a really big place para doon sa mga magpapavaccine. Parang 100, nasa 100 something yung mga nurses doon na pwedeng, na tumutulong para doon sa mga taong gusto ngang magpavaccine na. So, main reason ko obviously is dahil immunocompromised ako. Dahil nga ako ay CKD patient, yun yung yung main reason ko kung ba't gusto ko magpa-vaccine. Syempre para ma-proteksyonan ko yung sarili ko sa COVID and then also my family and syempre other people na rin, kasi kung talagang gusto mo na medyo malesen na talaga yung mga cases, syempre malalaman lang naman natin yun kung makikita na sa data yung result ng mga nakapagpa-vaccine na, kapag ka talagang bumaba na yung mga infected, bilang ng infected sa COVID, then that would be a great news, diba? Tapos at least makakapamuhay na tayo kahit close to normal, dahil ang hirap talaga kung hindi tayo gagawa ng hakbang para ma-stop na tong COVID na to. So yun po ang main topic dito sa ating vlog ngayon. Tapos yun, i-share ko sa inyo yun dun sa loob. So hopefully makapag-video ako dun or at least makapag-take ako ng mga pictures. So yun lang po. Let's go! So ayun, andito na po kami sa may Telus Convention Center. Eto, nakapila na po kami. Ayan yung pila. Tapos, hinihintay na lang namin yung sobrang haba ng pila, mga guys. Pero, okay lang kasi so far napaka-organized naman nila. Tapos, ayun, hintay namin makapasok sa loob dahil may mga questionnaires pa silang binibigay. Gaya ng kung may mga symptoms. May currently, nakakaramdam kami ng mga symptoms or something like that. Syempre, pre-protection din nila yung mga taong nagtatrabaho doon.
So, kung may nararamdaman kang kahit anong symptoms for COVID, huwag ka na lang munang dumiretso or i-cancel mo na lang muna yung appointment mo. Ganon. Tapos ito, yan, nakaupo kami dito. Hinihintay na lang namin yung turn namin. Kinukuha na yung vaccine, which is Pfizer. Kasi yun ang recommended ng doctor ko. So, dun sa mga ano dyan, immunocompromised na katulad ko or meron ding CKD, make sure na hihingin nyo muna yung, magtanong muna kayo sa inyong mga doctor, sa family doctor nyo or sa mga specialista nyo. Kung ano yung i-recommend nilang vaccine para sa inyo. Yun yung the best, I guess, para kahit pa paano maiwasan natin yung ano, yung mga bagay na ayaw nating ma-experience natin after nating makapagpa-vaccine para maiwasan natin yung mga major side effects. Ayun. Shake, run, nice and loose. All done. Okay. Good morning po mga katribo. Today is the first day just right after po magpa-vaccine ako. Kagigising ko lang po ito. Nasa higaan ako. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung kung ano yung nararamdaman ko just a day after na nagpa-vaccine ako ng for COVID. Ito medyo masakit pa rin yung aking braso, yung soreness pa rin nung arm nandoon, which is expected naman po, yun naman po talaga yung sinabi for the first 2 days. Talagang makakaramdam ka pa rin nung soreness nung braso. So far and thankfully, yun lang naman po yung pinaka side effects na nararamdaman ko ngayon. Although pinakikiramdaman ko pa rin po yung sarili ko kung ano pa yung ibang nabago after nung nagpa-COVID vaccine ako, okay naman. Tingin ko, kaya ko pa naman magtrabaho kasi may work ako ngayon. So, eto, medyo masakit pa rin talaga yung braso ko, kaya hirap akong humawak ng cellphone. Eto, hawak-hawak ko lang yung cellphone ko abang nagbibideo ko. Tapos, tomorrow, i-document ko rin kung ano yung pakiramdam ko up to first 2 days. Tapos, i-share ko rin po sa inyo. And by the way, ako po pala is CKD patient. So, yun din. Para dun sa mga CKD patient dyan, gusto ko rin i-share itong experience na to sa inyo. Para kung halimbawa medyo hesitate po rin kayong magpa-vaccine, at least meron po kayong video or information na makukuha from me. Hopefully po makatulong kahit hindi po ako medical practitioner or doctor. But I'm sharing my own experience with this COVID vaccine ay makatulong po sa inyo makapag-decide kung magpapa-vaccine kayo o hindi. Ayun po, ito muna for day 1 and then bukas update ko kayo. Thank you. Okay, bye for now. Good morning mga katribo. Today is day 2 after ng pagpapavaccine ko ng COVID. And great news kasi totally wala na yung sakit nung or soreness ng braso ko. So, yun lang po. At hindi naman po ako naka-experience ng kahit anong sinat or lagnat. Actually, kahapon, a day after na nagpa-vaccine ako, nakapag-work pa po ako ng whole day. Yung soreness niya, halos naramdaman ko pa rin whole day kahapon. At ngayon, as in, wala na. So, yun lang. Tingin ko yun lang talaga yung pinaka-effect niya sa akin or side effect nung Pfizer na COVID vaccine. Yung soreness lang dito sa braso. At i-update ko rin po kayo kung anong mangyayari for our second dose. So, for this vlog, ito muna. Dahil maybe after 12 to 16 weeks pa yung second dose ko. Depende kasi dahil CKD patient ako, baka mas maaga. Pero for those normal people naman na may normal na health, yung hindi naman sila critical or wala naman sila mga chronic disease,
maybe after 12 to 16 weeks pa masusundan yung first dose nila. Yun lang po for this vlog. Thank you.